permanent resident and yung kanyang kapatid naman pinapunta niya rito sa Canada as a tourist. And yung kapatid niya ang natapos sa Pilipinas is grade 12. Nag-school ka ng 1 year lang. No, 6 months po. 6 months yung ano. Yung program. Healthcare. Mabait yung ate niya. Alam mo na namang connection yung tinatanong. Yun talaga, given yun, kaya nga sila nag-aaral. Nagtatrabaho pa kay... Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalikman pa. CHN College. Anong status mo na ngayon? Main Street. Tourist pa rin po. Kasi in-apply pa lang po nila yung para mabigay po siya ng lamig. Uy, nag-i-explain lang siya mukha yung talagang mabigay. Kasi nag-graduate ka na, di ba? Yes, pwede ka na mag-work. Hindi pa po. Hindi pa po, hindi lang ako po working permit. Dahil tourist ka. Kasi po, under pa rin po siya ng tourist yung. Kumbaga nag-school lang po siya. Oh. In-open lang po nila yung schooling para sa mga tourist. Is that guaranteed though? Yeah. 6 months yung ano? Yung program. Healthcare. Mabait yung ate niya. Alam mo na namang connection yung tinatanong. Yung talaga, given yun. Kaya nga sila nag-aaral. Nagtatrabaho pa kay... Iba-ibang agency po. For front. But you're student, like you are tourist, no? Hindi! Yes. Siya tourist! Siya ang tourist! Permanent siya! Magulo pala to eh! Sa ubi na paulit-ulit tayo! Kailangan tayo doon! Sa katawa mo! Sasabihin ko siya PR. Legal siya lahat. Nalulungkot! Hindi ko alam kung sinong namit, kaya nalulungkot, tinawag yung kapatid na sinasabi dito ngayon na undergrad, which is, it doesn't matter, at least nakapunta na tourist. Pagdating ng tourist, 2022 December, nag-aral siya 6 months. Pumuno sa rinig yan ka saan siya? Kamu na. Ay, sandali, sir. Alam mo yung mga ganyan, hindi na natin kailangan malaman. Tama. Marites ka rin eh! Okay, so yung napanood yung clip was from last night. So meron kaming nakasama sa isang party na isang magkapatid na nandito sa Canada. Yung isa, yung ate niya, permanent resident. And yung kanyang kapatid naman, pinapunta niya rito sa Canada as a tourist. And yung kapatid niya, ang natapos sa Pilipinas is grade 12. So, ang ganda ng diskarte nila ngayon. So, ito yung aabangan ko if... ano yung susunod ng mga steps, ano yung susunod ng magiging pathway nila. But, I guess... being a tourist dito sa Canada, no? Yung pumunta ka dito as tourist sa Canada, napaka huge step yan para makapunta rito at makapasok. Pero, hindi siya guaranteed na magiging permanent resident ka or hindi rin siya guaranteed na makakahanap ka ng work permit or hindi siya guaranteed na merong employer na magbibigay sa inyo ng lamia. So, si ano nga, yung kapatid niya nga is nagtry na magtrabaho sa isang hotel na nasa rural area, pero sabi hindi niya naman din kinaya dahil nga sobrang hirap at saka malayo siya dun sa kapatid niyang isa. So gumawa sila ng panibagong diskarte, at ang diskarte niya is, so ang sinuggest ng kapatid niya, mag-study na lang dito sa Canada, sa Manitoba, so as a tourist. So tinanong ni Paul, is that guaranteed though? So ang tanong ni Paul, pwede raw ba mag-aral ang tourist dito sa Canada? So syempre ako, si Serge naman, bago ko i-relay sa inyo, sabi sa website ng Canada, sa mga tourist, sabi dito sa letter na to, is the most foreign national needs a study permit to study in Canada, and the cases below are exemption. A short-term students, you do not need a study permit if you're coming to Canada for a program that lasts 6 months or less. So sabi nila, which is yung ginagawa nila ngayon, is totally valid naman. Ngayon, ano ngayon yung magiging status nila? Short-term course na kinuha ng kapatid niya, ano yung magiging status niya dito sa Canada, is still a tourist. So, it is also, ano yun ha, medyo risky yung ginagawa nila. But again, if wala ka nang mahanap na lamia or wala ka nang employer na mahanap dito sa
sa Canada. So it's also a good option na ginagawa nila ngayon. So ang mangyayari dyan is that if you have a certificate na nakapag-aral ka, ang kinukuha niyang course is nasa healthcare aid. So nasa professional healthcare system. So maganda rin yung opportunity para makahanap ng employer na may LAMIA. So right now, ang ginagawa na ngayon nila is to really looking an employer, lalong-lalo na may certificate na siya na nag-aral siya dito as a healthcare aide for 6 months. So ang tendency niyan, mas mataas yung chance niya makakuha ng employer with LAMIA kasi nga meron na siyang certificate. So what's gonna happen? Siguro yan yung mga susunod na mga steps niya na gagawin. Pero for me, as I look on through this process, if ever makakuha siya ng LAMIA, meron siya, magkakaroon siya ng work permit. So work permit, it's either yung nagra-grant dito sa Manitoba, usually mga open work permit. Pero yung sa specific na gagawin niya siguro is magiging close work permit kasi it's going to be more specific job. Employer lang yung makukuhaanan niya, which is okay na rin kesa sa wala. Pero ang opportunity kasi dito is that after 1 year, pwede kang mag-apply ng permanent resident or kung ilalagay mo siya as sa Manitoba Provincial Nominee Program. Ang isa sa mga requirement ng Manitoba Provincial Nominee Program kasi is that your eligibility to apply for the nominee first is that you have a full-time job for Manitoba employer within the minimum of 6 consecutive months. Another requirement is you have a letter of employer with reference na isasubmit sa provincial nominee, and also you do have a copy na isasubmit of the work permit here in the province. So hindi naman sinabi na close or open work permit ang kailangan, ang sabi lang is work permit. So yan yung mga dapat abangan. Magandang discarding ginagawa nila ngayon, that I can say, especially nandito yung kapatid niya. So biruin mo yung kapatid niya, K-12 yun natapos, pero dumiskarte si ate na makapunta rito para makapag-tourist yung kapatid niya. And right now, malakas yung loob nilang dalawa. And I can say napakagaling ng ate niya kasi talagang sinuportahan yung kapatid niya all the way through na makapunta rito sa Canada. And that is something for me na gusto kong abangan in the future kung ano yung mangyayari, paano yung timeline. So ito naman, it's just all based on everybody's experience. It is all based on experience ng ibang tao na doon tayo natututo talaga. Tsaka basa-basa din ng website ng Canada para at least alam, maging aware kayo dun sa pasikot-sikot at paano nyo yung salulusutan. Kasi right now, ang daming tourist na gustong pumunta rito sa Canada or ang daming tourist na nandito sa Canada, marami pang challenges yan na dapat na ma-overcome, and yun yung dapat nating subaybayan din pa sa mga susunod. So yan, at least nagkaroon kayo ng idea kung paano yung isang pwede nyong gawing paraan, lalong-lalo na if you're tourist na nandito sa Canada. It's a good example na huwag mong sukuan, kailangan mo lang magbasa, kailangan mo lang malaman yung pasikot-sikot. Okay, so dito ako na lang tatapusin ng video na to. Maraming salamat. And we will see you on to the next one. Today is 2024 and I hope you subscribe to John Tigno. Hit the like right here and then we will give you our iPhone giveaway 14 and we will give you AirPods and if you have a kid, we'll give them an iPad and also an what's it called again? Like Apple Pen? Yeah. And also, and make sure to like and follow. Guys, this is all a joke. Market trip, market travels. See you on to the next video. Bye-bye.